Kong Montebes ang ma-advise. Mas maganda po yan kung naharapin mo na. What's up mga tol? Senador Idol Robin Padilla, ibinahagi ang komento at pahayag sa viral na viral at pinag-uusapan ngayon sa social media ang pagtatago mano ng congressman na si Tebes na suspect ngayon at hinihinalang leader nga ng Digamo Killing sa Negros Oriental. Ito kasi hindi din maganda na sa isang katulad mo kong na napakatapang na tao at talagang walang inaatrasan sa ganitong bagay na to. Kailangan po siguro ipakita natin sa taong bayan na kayo po ay lalahok po dito sa paglilitis. Ilang linggo na nga rin ang makalipas mga tol nang mangyari nga ang karumal-dumal na pagpatay sa gobernador na si Ruel Digamo na matapos nga ang pangyayaring ito ay naging usapin at naging laman nga ito ng balita mapahangga ngayon dahil ilang araw nga ang makalipas nang mangyari ang masaker na ito ay nahuli nga ang tatlong suspect na kasama umano sa ginawang pamamaril sa loob ng pamamahay ng Digamo at base na rin nga sa mga isinalaysay ng tatlong suspect na ito at itinuturo nga ang leader at nag-uto sa kanila na walang iba kundi si Congressman Tevez na siyang hinihinala na mangayong nagtatago sa ibang bansa at di umano'y hinihinala ring ginawang paraan ay ang pagbabakasyon nito sa ibang bansa upang makatakas nga sa krimen at ibinibintang sa kanya ngayon na pagpatay sa governor na si Ruel Digamo na hanggang ngayon nga ay hindi pa rin ito nakaka-uwi sa ating bansa na base kasi sa naging dahilan at naging pahayag at bagong ginawang video nga nito ng congressman na si Tevez. Alam nyo mga kasamaan ko sa Congress, kilala nyo ako, alam nyo kung gaano ako katotoong tao. Bakit si Congressman Arnie Tevez lang ang inyong kine-question ang attendance? Malinaw na malinaw ang aking paalam at hiling. Ang paalam ko na i-extend at nagpaalam pa ako ng leave sana dahil hindi pinayagan yung aking extension dahil sa serious security threat sa aking buhay. Pero in spite na nag-request ako, pinipilit pa rin akong umuwi. Nung una, nilabas pa ng committee na merong direct order si speaker sa akin. Alam niyo naman na wala. Bakit naglabas kayo ng ganun? Obvious na tuloy na may operation again sa akin. Nung una namin nag-usap ni speaker, ang tagal nga bago niya siya sumagot. Tinawagan niya ako ilang days na pagkatapos ko tumawag sa kanya. Sabi niya sa akin, advice niya lang, friendly advice, kung pwede ba daw ako bumalik sa Pilipinas. Sabi niya, puproteksyon na niya ako, pwede pa daw ako tumira sa bahay niya. Sabi ko, maraming salamat, Speaker. Ito rin, mensahe ko kay Speaker Martin. Boss, nung una ka palang tumakong speaker, ako yung isa sa mga utusan mo. Alam mo yun, magkamag-anak pa ang ating mga asawa. Kanina, pinasabihan nyo ang aking abogado ng mensahe na kaya nyo akong isave. Hindi naman sa wala akong tiwala sa inyo. Pero Speaker, ito lang ang aking tanong. At ito rin ang aking tanong sa sarili ko at sa lahat. Paano nyo ako magagarantiya ng safety ko? Na unang-una, tinanggalan niyo ako ng baril. Hindi kayo ha, ng gobyerno. Kung sino man dyan sa gobyerno. Tinanggalan ako ng bodyguard. Ngayon, gagarantihan niyo ako ng safety. Palagayin natin, lagyan niyo ako ng ilang pulis ba o army. Ibabalik ko yung sinabi ko kanina. Ilang army, ilang pulis ang naka-assign kay Digamo. Sana siya ngayon, nakalibing. Hindi nga siya na-secure ng sandamakmak na army. Sabay sasabihan niyo ako, kaya niyo ako i-secure. Di ba? Boss Martin, hindi ko maintindihan bakit pinipilit niyo akong umuwi. Sa totoo lang, gusto ko nang umuwi. Kung hindi lang sa pagkadelikado na aking buhay, umuwi na ako. Boss Mart, sorry, hindi ko kayo mapagbigyan sa hiling niyo na umuwi ako dahil hindi ko pwede ipagpalit ang aking buhay sa inyong kahilingan. Kilala mo ako, Boss Mart, kung gaano ako katotoong tao. Alam mo kung paano kita pinagsilbihan nung majority leader ka pa lang dahil hindi tayo nanalo sa pagiging speaker. Makikiusap ako, Boss. Huwag nyo naman sana akong ibigin. Ayokong lumaban sa inyo dahil wala naman akong laban. Sino ba naman si Arnie para lumaban sa gobyerno, kay Speaker at sino man dyan. Ang kaya ko lang gawin, magsabi ng katotohanan. I think nasabi ko na ang lahat.
mga media na gusto mag-interview sa akin, pagpasensya nyo na po na hindi ko pinaunlakan ang inyong mga request for interview. Dahil ayokong yung iba masaktan na nagpa-interview ako sa iba hindi. Kaya kanina sana magsasalita ako sa Congress, hindi nila ako pinasalita. Bukas daw, huhusgahan na nila ako. Ngayon, para sa inyong lahat, ginawa ko itong video para alam nyo ang buong katotohanan. Samantala mga tol, matapos nga kahapon nang ibinahagi ni Congressman Teves ang kanyang bagong pahayag, ay hindi naman napigilang magbigay ng pahayag at komento si Idol Senator Robin Padilla patungkol sa naging pahayag na ito ni Congressman Teves, at hindi pa rin ito nga pag-uwi sa ating bansa. Naayon pa nga sa naging tila payo at pahayag ni Idol nang maitanong nga ito sa kanya ng isang media sa naganap niyang press conference kahapon. Panoorin natin ang clip na ito. Sir, last na sa akin, bago ko po i-turn over kay Ate Shea, alam ko po may flight pa kayo. Okay, sir, lang po, okay lang po. Walang problema. Okay po. Opo. Sige po. Sir, would you care to comment lang, sir, about dun sa nangyari lang, sir? Kasi di ba until now, hindi pa po umuwi si Congressman Teves na isa sa mga suspects sa pagpatay kay Governor Digamo. Sir, sorry to, ano ha, to... Okay lang po. No, diba, kasi sir, di ba nakulong din po kayo before. Would you have any advice po sa isang kagaya po ni Kong Teves na, yun nga po, medyo hinahanap na po siya ng mga otoridad to speak about what happened, and mukhang nagkakaroon po ng impresyon na nagtatago siya, sir. Would you care lang po to react po? Have some advice po. Opo. Alam nyo, ako, nangyari din sa akin yan sa experience ko. Nung lumabas din yung aking warrant of arrest, natagpo din ako ng isa't kalahating buwan. Umakit pa nga ako ng bundok bago ko na-realize na kailangan kong harapin kung ano man yung kaso. Siguro, sa ngayon, nakikiramay tayo sa pamilya ni Governor. At ngayon naman, dito naman sa sitwasyon ni Kong Manteves, ang ma-advise ko sa kanya, mas maganda po yan kung naharapin mo na. Kung ikaw po, pagkatapos niyo po pagnilay-nilayan, alam ko po ngayon, nag-iisip pa kayo, nagdidesisyon kayo. Ang panalangin po namin, ang pakiusap po namin, ang salmo po namin, dumating ang panahon na makauwi din po kayo at ipagtanggol po ninyo ang sarili ninyo. Kasi yan naman po, nasa saligang batas naman natin yan. You are innocent unless you're guilty. Opo. Hello? Nawala yata sila. Your internet connection is unstable. Napakulit. Sir, yung internet, sir. Sir, yung last part lang, sir, pwede pong paulit yung nasa saligang batas. Opo, nasa saligang batas. Sir, we're here po. Naman, malinaw sir, naman. Sir, can hear us po. You are innocent unless proven guilty. So, sa ngayon, innocent pa naman siya. Hindi pa naman dumadating yung dumaan siya sa hearing o sa paglilitis. Kaya sa ngayon, ibigay natin sa kanya yung siya ay innocent pa. At dapat, kung kaibigan din naman natin ito, no? Kasama din natin ito, na magmabatas, harapin mo itong pagsubok na ito. Kasi hindi din maganda na sa isang katulad mo, Kong, na napakatapang na tao at talagang walang inaatrasan sa ganitong bagay na ito, kailangan po siguro ipakita natin sa taong bayan na kayo po ay lalahok po dito sa paglilitis na ito. Ate, siya ba nawala? Nawawala. Medyo naglalaro si sir. Oo nga. Bakit ba ganun? Sir? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Nawawala. Hello? Ano bang nangyari sa internet natin? Wala bang internet yung airport? Sir? Oo, sir. Can you hear us na po? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sir, we can hear you na po. Meron naka-freeze po kayo, sir. Internet ng airport sana, no? Ayan, sir. Opo. Sir, pasensya na. Ate, sir. Ayan, sir, can you hear us na po? Opo. Opo. Sir, sorry, one last na lang talaga, ate, sir. Sorry, ah. Sir, pumayag na sila Kong Rufus na dumating on Monday. Are we expecting them on Monday? Opo. Ako po'y nagpapasalamat sa team at committee po ni Idol, Congressman Rufus Rodriguez, at sila po ay tutungo sa Senado.
Okay. So that's all for me. Thank you so much. Si Ate Shep po from EBS-TV.